Hello po. Magkakaroon po tayo ng short demo ngayon regarding bagong S-type na point slot sensor. So, ang normally na ginagamit na mga sensor sa S-type is ito. Ito yung pinakabago na sensor na ginagamit sa S-Type. So, ang ginagawa lang nito is kakabit nito sa dulo. So, marami na rin nakakalam kung paano ikabit yan. So, ikakabit din ni screw lang. Okay, so, ito yung kadalasang ginagamit sa ngayon. So, gumawa ako ng alternative, which is ito. Ito yung sensor. So, ito yung difference nila. Okay. So, ito yung ginawa ng Sundry Technologies. Ito naman yung sa Allan na sensor. Okay. So, ano yung difference nila? So, basically, itong Allan sensor, true sensor style siya. So, ibig sabihin, mayroong transmitter, then may receiver. Ito naman is transmitter receiver na in one location. So, tapos, ang sensor nito is naka-place siya ng mataas, ayan, at sa top part. So, ibig sabihin, pag nahulog yung benching ko, hindi niya madidetect. Unlike dito, is kahit anong diameter ng coins, sample kung 25 cents, once na dumaan dito sa area na to, madidetect niya, mahuhulog. Kaya may ibang coin-operated na machine na may 25 cents dahil kung example nakalusot man yung 25 cents, madidetect niya. Example lang yan. Okay? So, again, ganito yung pagkabit ng screw siya. Gamit yung, i-screw yung sensor ng ganyan. Then, itong sa coin slot, ito yung sa ginawang ng Sundry Technologies, is i-screw mo siya sa dalawang screw sa bottom part ng coin slot. So, ito, isa lang yung screw. Then, itong sa coin slot na bago, ng Sundry Technologies is dalawa. So, mas rigid yung position. Ibig sabihin, hindi siya magagalaw. Talaga. So, simple lang yung pagkabit. Tanggalin lang natin yung dalawang screw. Then, na-line up lang natin sa dalawang butas. Then, screw lang ulit. Okay, so yun, ganun lang po yung pagkabit. So, ayan, ready to use na siya. So, wala nang settings na kailangan, katulad din lang, ganito. So, yun, mas rigid siya. So, hindi siya nagagalaw. Ayan. Then, 12 volts ready siya. So, ibig sabihin kung ano yung power ng timer. Ito. Ano yung power na yun na rin yung power din mismo ng sensor. So, katulad sa wiring ng sa timer, so, meron, ang timer meron siyang 12 volts or yung red, then may black, which is yung ground, then yung white, yun yung coin signal. So, same lang din dito, itong timer na, ay sorry, itong coin sensor, mayroon nakalagay dyan na wording kung paano yung connection. So, may 12 ground saka signal. And sa baba, hindi ko lang sure kung nakikita nyo. So, ganun lang din yung connections. Eh, yung 12 volt sa sensor, yun din yung 12 volt sa timer. Then, yung ground, basically, yun din yung ground sa timer. Then, yung coin signal, which is yung white, ng mula sa timer, yun din yung coin signal sa sensor. So,
testing natin. So, yan, nakakonnect na. So, ginawa ko lang siya ng quick connect para mabilis lang yung pag-connect. Pero pag sa actual o sa pag-use nyo, kailangan nyo siyang i-gabit. I mean, kailangan nyo i-wire strip, then i-twisted yung wires para mag-dikit siya. Okay, so, pa-power up na din yung timer. So, yun kung nakikita nyo. Yan. So, itong coin slot is nakapiso. So, nakaset siya ng every piso 5 minutes. Yung timer. Yan. So, every hulog, nag-increment siya ng 5. Nakaset lang yun sa timer. So, yun. Ganun lang. So, replacement siya or alternative sensor para sa mga coin slot. Okay, so, yun po. Yun lang po yung demo natin. So, thank you po sa panonood.